Good day, EE's peers! Welcome sa ating edukasyon sa pagpapakatao, Module 11, Paggawa ng Mabuti sa Kapwa, Module para sa mag-aaral, pahina 298 to 304. Bago ang lahat, sa module na ito, inaasahang malilinan sa iyo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, nagugunita ang mga kabutihang ginawa niya sa kapwa. Ikalawa, natutukoy ang mga pangangailangan ng iba't ibang uri ng tao at nilalang na maaaring tugunan ng kabataan. Bago ang lahat, magbalik-tanaw muna tayo. So mayroon tayong 5 katanungan. Sa bawat katanungan, just comment down below your answer. Or, pwede rin isulat nyo sa inyong malinis na papel. Ngayon, ang inyong score ay ipasa nyo rin later on. Number 1. Paano natutuhan ng bata ang paggalang at pagsunod? Paano natutuhan ng bata ang paggalang at pagsunod? Mayroon lang po tayong 10 segundo. 10 seconds starts now. Okay. Tingnan natin ang mga kasagutan. Ayan. So, una, pagmamasid. Pagmamasid sa kanilang magulang at iba pang kasabi ng pamilya kung paano sila gumagalang sa ibang tao. Ang ikalawa naman ay pakikinig at pagsasabuhay. Ito yung mga pakikinig at pagsasabuhay sa mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod. Mas mahalaga ang pagtuturo at paggabay. Ito yung pangunahing tungkulin ng ating mga magulang. Ang ikatlo ay disiplina at pagwawasto. Ito yung mayroong pagmamahal at pagmamalasakit. Next. Question number 2. Again, comment down below your answer or write it down on a piece of paper. Then ang score ay isasama nyo mamaya sa pagpapasa. Number 2. Paano maipapakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang? Again, paano maipapakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang? 10 seconds starts now. Okay. Tingnan natin ang kasagutan. Maipapakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang. Una, pagkilala sa mga hangganan o limitasyon. Ikalawa, paggalang sa kanilang mga kagamitan. Ikatlo, pagtupad sa itinakdang oras. Kaapat, pagiging maalalahanin. Lima, pagiging mapagmalasakit at pagmamahal. Tingnan natin sa susunod na katanungan. Number 3. Paano maipapakita ang paggalang at pagsunod sa mga nakatatanda? Paano maipapakita ang paggalang at pagsunod sa mga nakatatanda? 10 seconds starts now. Okay, so tingnan natin ang sagot. May papakita ang paggalang at pagsunod sa mga nakatatanda ayon sa aklat ng Respect for the Elderly, Implications for Human Service Providers ni Sling noong 2004. Una na dyan ay ang arugain at pagsilbihan ang ating mga nakatatanda. Ikalawa,
hingin ang kanilang payo at pananaw. So bilang pagkilala sa karunungan dulot ng kanilang mga mayayamang karanasan sa buhay. Number 3, iparamdam na sila ay naging mabuting halimbawa, lalo na sa pagiging matiisin at matiyaga sa maraming bagay. Ika-4, kilalanin bilang mahalagang kasapi ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa mga karaniwang gawain ng pamilya at mga espesyal na pagdiriwang. Ika-5, tugunan ang mga pangangailangan at kahilingan, lalo na kung makabubuti para sa kanila. Tingnan natin sa susunod na katanungan. Question number 4. Paano maipapakita ang paggalang sa mga taong may otoridad? Paano maipakikita ang paggalang sa mga taong may otoridad? 10 segundo. Okay, so tingnan natin ang ating mga kasagutan. May ipapakita ang paggalang sa mga taong may otoridad. Ito ay ayon kay Wolf and D. Ang una, magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubili ng Diyos sa paggalang sa mga taong may otoridad. So may mga taong pinili ng Diyos upang ipagkalooban ng tungkulin at pagkatiwalaan ng kanyang otoridad. Ika-2, lagi mong ipanalangin ang mga taong may otoridad na ikaw ay pamahalaan. Ika-3, maging halimbawa sa kapwa. Ika-4, alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya. Tingnan natin ang panghuling katanungan. Number 5. Paano mo maisa sa buhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal? So ngayon meron ng katarungan at pagmamahal. Again, paano mo maisa sa buhay ang paggalang at na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal? 10 segundo. Tingnan natin ang kasagutan. May isa sa buhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng mga sumusunod na mungkahi ayon kay David Isaac, Character Building 2001. Tingnan natin. Una, panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Ika-2, kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Ika-3, pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila. Ika-4, laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Ika-5, isaalang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang. 6, suriing mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Ika-7, bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya at ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad. 8, sa pagkikipag-usap sa kapwa, iwasan ng madali ang paghuhusga at pagbibitiw ng masasakit na salita. Ito yung pinaka
lagi natin naririnig. So, huwag tayong madaling manghusga agad at magbitiw ng mga masasakit na salita. Hindi excuse na sasabihin natin na expression lang yun, ma'am. Okay. Sa pangsyam, laging isang isip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Okay, sa lahat ng sumagot, congratulations! Ngayon, punta tayo sa ating lesson proper, ang paggawa ng mabuti. Ano nga ba ang kahulugan ng kabutihan o kagandahang loob? Lagyan natin itong naririnig, minsan may mga nakikita din tayo na gumagawa ng kabutihan o kagandahang loob sa ating kapwa. Ang kabutihan o kagandahan loob ay isa sa mahirap panawain at may sa buhay, lalo na kung ang pakikipagkapwa ang ating tatalakayin. So ano nga ba yung kahulugan ng kabutihan o kagandahan loob? Ano yung kinalaman nito sa ating pakikipagkapwa? So tingnan natin. So ang salitang kabutihan o kagandahan loob ay magkasing kahulugan. So ang una ay hango sa salitang buti. So yan, kabutihan. So yung root word niya ay buti. Na nangangahulugang kaaya-aya, kaayusan, at kabaitan. Ngayon, punta naman tayo sa kagandahang loob. Ang kagandahang loob ay hango naman sa dalawang payak na salitang ganda at loob. Ang loob ay tumutukoy sa inner self or real self. Ang inner or real self na tinatawag ay ang kakanyahan ng tao. Dito sa inner self, naroon ang tunay na kahalagahan o silbi ng isang tao. So, ayon sa may akda, ang lahat ng mga pagpapahalaga at birtud ng tao ay bumubukal sa kabutihan o kagandahang loob ng tao. Puntahan natin ang etika ni Aristoteles. So, binigyang lalim ni Aristoteles isang Griyegong pilosopo ang naisaad na kahulugan ng kabutihan o kagandahan loob. Siya ay mag-aaral ni Plato at guro ni Alexander the Great. Ang kanyang pilosopiya ay nagkaroon ng pangmatagalang impluensya sa pag-unlad ng lahat ng Western philosophy. Isa sa mga etikang naisulat ni Aristoteles ay ang Etika ng Nicomachea. Dito sa nabanggit na etika, ay tinalakay niya ang kaligayahan. Bago niya pinalawig ang tungkol sa kaligayahan, binigyan din niya kung ano ang pagpapakatao. Ayon sa kanya, hindi ang pagsunod sa mga iniidolo na kasalig ang pagiging tao ng isang tao. Ang pagpapakatao ay nagugat sa kalikasan niyang magpakatao at ang pagkilos na may layunin. Para kay Aristoteles, ang ultimate end o huling layunin ng tao ay ang kaligayahan. Pero saan ba natin matatagpuan itong kaligayahan na ito? Ang kaligayahan ay maaari na sa kasarapan ng buhay, karangyahan, yung mga achievements na nakuha natin, naabot, o nakamit. Ito ay nasa karangalan na may bigay sa ibang tao. Ngunit isaisip na ang kaligayahan ay may angking katangian, may kasarinlan, aktibo at panghabang buhay. Mula sa mga katangian na nabanggit, dito makikita na ang layuning makagawa ng maganda o mabuti ay ang magbigay ng kaligayahan sa tao. Ang tao ay magiging lubos ang pagpapakatao kung siya ay makipagkapwa-tao. Sa pag-aralan natin itong diagram 1, yung ugnayan ng loob, kabutihan, kagandahan, pakikipagkapwa at kaligayahan. So, tingnan natin. Ipinakita dito ang ugnayan ng loob o inner self ng tao, ang paggawa ng kabutihan o kagandahang loob sa pakikipagkapwa at kaligayahan.
Ang kabutihan o kagandahan loob ng individual ay tunay na nag-uugat sa kanyang pagkatao. Likas sa tao ang pagiging maganda at mabuti. So, ano likas sa tao? Paganda o mabuti? Dahil may pinaniniwala na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kaaya-aya, maayos at may angking kabutihan. Kaya naman, ang tao ay ginawa bilang tagapangasiwa na mga nilalang dito sa sanlibutan. Ano nga ba ang tao bilang persona ayon kay Santo Tomas de Aquino? Sabi niya, ang tao bilang persona ay individual na maaaring tumindig sa sarili niya dahil sa kanyang kamalayan at kalayaan. Ang tao, dahil siya ay persona, ay original ang kabutihan at ang paggawa ng mabuti ay pagpaka-persona o pagpapakatao. Ito yung naisulat niya, Dr. Manuel D. 2012. Ang angking kabutihan o kagandahan loob ng tao ay nakaugat na sa kanyang loob. Ang loob ng tao ang siyang nagsisilbing munting tinig na gagabay o gumagabay sa bawat kilos nito. Ang pagkakaroon ng likas na kagandahan loob ang magbibigay daan para sa pakikipag-kapwa-tao. So, ang kagandahan loob sa kapwa ay isang ekspresyon ng kagandahan ng buhay. So, ang kabutihan o kagandahan loob ay maipapaliwanag sa iba't ibang pagkaunawa. Una na dito ay ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Okay. Ang Diyos na ating manlilikha. So, ang kagandahan loob o kabutihan ay likas na kaloob ng Diyos sa tao. Kaya naman ang tao ang pinagkalooban ng spiritual at material na kabutihan. Kalawa, ang kabutihan o kagandahan loob ay ang pinag-uugatan ng mabuti at magandang pag-iisip, damdamin at gawa ng tao habang namumuhay ito ng matiwasay. Ikatlo, ang kabutihan o kagandahan loob ay hindi magiging ganap kung hindi ito maipamamalas sa iba. Ito ay narapat na magmula sa kalooban at maibahagi sa kapwa para sa kabutihang panlahat. Ikaapat, ang kabutihan o kagandahan loob at mabuting buhay ay nakasalalay sa antas ng kamalayan o pangunawa kung ano nga ba talaga ang mabuti. Ito ay ayon kay Alejo 1990. Ang tao upang maging makatao ay nararapat na tunay na mabuti sa kapwa. Ang kagandahan loob ay hindi patungkol sa sarili lamang. Sa halip, ito ay patungo sa kabutihang panlahat. Ang tunay na paggawa ng kabutihan o kagandahan loob ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. Dumarating sa punto na kailangan kalimutan mo ang sarili alang-alang sa ikabubuti ng iba. So, ang kagandahan loob ay matutunghayan sa iba't ibang pamamaraan ng pagmamahal at pagkalinga sa kapwa. Makikita rin ito sa maayos at may payapang pamumuhay o pakikitungo sa kapitbahay. May pamamalas mo rin ito sa pamagitan ng pagmamalasakit sa mga palaboy sa lipunan. So, ang kagandahan loob ay di lamang para sa tao kundi sa ating kalikasan, yung pag-aaruga ng kalikasan. Paano ka magiging mabuti sa iyong kamag-aral na lagi ka na lang kinukutsa dahil sa panlabas mong kaanyuan? Ang guro na lagi ka na lang pinagagalitan? O ang kapitbahay mo na lagi kang hinahamon ng away? So may halimbawa dito, isang sitwasyon ni St. John Paul II. Isang magandang halimbawa ito. Nung siya ay nabubuhay pa, isang Turkish national na si Mehmet Ali Agca ang naglagay ng buhay niya sa bingit ng kamatayan. Binaril ni Mehmet at nagtamo ang Santo Papa ng apat na tama ng baril, dalawa sa kanyang bituka at isa sa kanang braso at sa kanyang kaliwang kamay. Matapos ang pagpapagaling ni St. John Paul II, ay nakuha pa niya itong dalawin at kausapin at gawaran ng kapatawaran
si Mehmet sa kanyang ginawa. So, isang natatanging ugali at bertud ang magpakita ng kagandahang loob sa kabila ng sakit na nararamdaman. Dahil nga, likas ang kagandahang loob sa ating mga nilalang. Walang hanggan ang paggawa nito sa ating kapwa. So, magiging daan ng isang individual para hindi niya sukuan ang paggawa ng mabuti ang kanyang transcendent self. Ano ba itong transcendent self? Sa pilosopiya and transcendence ay nangangahulugang going beyond. Ang isang tao ay may kakayahang malampasan ng anumang pagsubok o tukso na darating dahil may talino at lakas na nagmumula sa kanyang kalooban. Dito din pumapasok ang tinatawag na unconditional love. Yan, o pag-ibig na walang pinipili o pasubali. Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang paggawa ng kabutihan o kagandahan loob at ang tinatawag na unconditional love ay mga hamon na nagbibigay daan upang maisa sa buhay din natin ang pagiging mapagbigay ng sarili o maisakripisyo ang sarili para sa isang higit na pinahahalagahan. So, meron ulit tayong isang testimonya. Narito ang isang testimonya ng kagandahang loob. So, lingit sa kaalaman ng karamihan, may mga tao, grupo ng mga kapagkawang gawa ang patunay na gumagawa ng kagandahang loob. Kahit na walang kamera o media na nakabatay. Isa na rito ay ang Buddhist Zuchi Foundation dito sa ating bansa. Ang grupo ay binubuo ng mga Pilipino at Chino na ginagabayan ng mga turo at aral ng kanilang foundress na si Dharma Master Cheng Yen. Ang grupo ay tumutulong sa aspekto ng edukasyon, medisina, pangangalaga ng kalikasan at gawang gawa sa mga nasalanta ng kalamidad. Tulad na lamang ng magkapatid na Leia at Rachel Awell na nabiyayaan ang kabutihan ng grupong nasabi. Ang magkapatid ay conjoined twin na sa pamagitan ng operasyon ay napaghiwalay ang magkadikit na puso nung sila ay bagong panganak. Matapos ng 9 taon, siya ay sinuportahan pa rin ng foundation. Ang magkapatid ay nag-aaral sa isang Chinese Buddhist na paaralan at ang kanilang ama ay nabigyan ng trabaho bilang isang volunteer sa foundation. Patuloy rin silang tinutustusan sa kanilang pangailangan financial. Ayon sa magkapatid na Leia at Rachel, pangarap nila maging doktor at guro upang makagawa rin sila ng kabutihan sa kapwa. So, sa halimbawang nasaad, kagandahang loob sa kapwa ang malinaw na naisa sa buhay. Kung ating babalikan sa simula pa lamang ng paglikha, ang kabutihan o kagandahang loob na ang sanhi kung bakit narito ang sangkatauhan. Ito ay dahil sa kabutihan ng ating manlilikha. Ang kabutihan o kagandahang loob niya ay nag-uugat sa pagmamahal. Ang Diyos ay nagtataglay ng walang kapantay na pagmamahal para sa atin. Ipinakita rin niya ang kagandahang loob sa mga taong makasalanan at itinakwil ng lipunan. At sa makabagong panahon, may mga tao pa rin naman na nagsusumikap na maipamalas ang kagandahang loob sa ating kapwa. Ano ngayon ang hamon sa atin? Ang hamon sa atin, una, paano kung maisa sa buhay ang kagandahan loob at kabutihan sa ating kapwa? Bakit mahalaga na isa sa buhay ko ang kabutihan sa aking kapwa? Itong dalawang to ang nangailangan natin na katapatan sa ating pagsasabuhay ng kagandahan loob at kabutihan sa ating kapwa. Paano ko maisa sa buhay ang kagandahan loob at kabutihan sa aking kapwa? Bakit mahalaga na isa sa buhay ko ang kabutihan sa aking kapwa. This is all for today. Thank you, stay safe, and God bless.